sa ano, kailangan kung sa delta yung pinakauna or unang madadaanan ng imaginary line, that is the start of the counting. Okay po. Number 9. What is that portion of the fingerprint bounded by the type lines where the characteristic needed for interpretation or classification is found? Tinatanong. May hindi ako mag-uhit. So what is, ano pong ating magiging keyword dito? Bounded by the type line. So pag sinabi bounded, ito yung type line, okay? So if, kung ito yung type line, ang tinutukoy na ay ito, okay? Kung ano yung nasa loob. So anong tawag natin dun sa loob? Naluluoban or napapalibutan ng type line. So that is pattern area, delta. Number 9. It is located along the undersides of the fingers, palms, toes, and soles appear. Nakilala sa tawag ng isang fingerprint examiner. Pag fingerprint examiner, at tinatanong kung ano tawag natin doon, sige, sa case natin, sa mga criminologists, ang tawag doon is friction skin. Ano? Friction skin, yung makikita natin sa ating fingers, palm, toes, and sole. Pagdating sa fingerprint examiner. And that friction skin, and yung friction skin na yan, yung nag-a-allow, okay? Nag-a-allow to hold. Ano, nag-a-allow to hold, paggamit ng kamay, allow to hold objects. And pagdating naman sa sole of the feet, nag-a-allow siya para tayo makalakad. Allow us to walk. Nag-gets ano? Bakit po kayo nakalakad? Dahil doon sa mga friction skin. Then, ano naman itong baller skin? So, baller skin is also, ano, katulad din siya ng friction skin, pero depende kung sinong gagamit. So, pag baller skin, ang gumagamit niyan, or yan yung ginagamit na term, term by biologist. Yan yung term na ginagamit pag mga biologist. Number 11. Symbolized by letter W in the fingerprint classification. This fingerprint pattern has two deltas in which at least one ridge makes a turn through one complete circuit. Oh, yung ating keyword pa lang sa unahan, that is symbolized by W. Number one agad yan. Kaya number one, symbolized by W. Then, ano pa po yung kasunod nating keyword? Meron daw siyang dalawang deltas. So, sa lahat ng classification, ano yung merong dalawang deltas? So, that is word. Okay? That is word. Kung shy word, alamin na lang natin kung alin siya dyan. Ano? So, kung shy word, alisin na natin si look. Vulnerable look. So, meron na lang tayong tatlong pamimilihan. Ano na yung tatlong nga natin? I-type ko na. Ano-ano nga yung ating tatlong families? So, yung ating tatlong families is the R, which have a 5%, 5% and the loop, which have a 60%, and world, na merong 35%. Sa arc, meron dyan dalawa. Detented arc or plane arc which is ano yan, paano yung plane arc na yan? Ang plane arc yung ano to, yung parang bundok, okay, parang bundok yan, slightly lang yung pagkaka high niya, while pagdating naman kay tented arc. So, si tented arc ay yung merong angle. Angle, merong upthrust. Ibig sabihin,
para may patusok. Okay? Mataas, matari. So that is tentador. How about loop? So sa loop, meron ding dalawa. So that is radial. Radial loop and ulnar loop. Ulnar loop. Pag sinabing radial loop, yung kanyang slanting. Slanting or sloping. Sloping niya ipapunta saan? Towards. Towards the thumb. Bakit po radial kaya ang tawag dyan? Dahil yung thumb, yung buto sa thumb, ay tinatawag na radial bone. And how about ulnar? So ulnar is a slanting or looping. Or looping towards. Towards saan naman? Papunta. Towards the little finger. Si little finger, kaya siya ulnar ang tawag. Dahil din dun sa bone niya na tinatawag na ulna bone. Ano, yung little finger ay merong bone tinatawag na ulna bone. Next is the whorl. So si whorl, meron niyang apat. So yung apat na yun, kaunahan na dyan si plain whorl. Pag sinabing plain whorl, si plain whorl ay merong two or more. Kasi ang requisite o yung mga karakteristik ng whorl ay two or more deltas. Two or more deltas. Na ano pang meron kay plain whorl? Si plain whorl ay merong one complete circuiting ridge. Circuiting ridge. Then, ano pang meron kay plain whorl? Once, the imaginary line, imaginary line pass. Merong matatamaan, okay? There is a ridge. Okay? Imaginary line pass the ridge. Palitan natin. It touches the ridge. Kailangan may matatouch ang ridge. Dahil kung wala siyang matatouch, magiging siyang accidental. Accidental loop. O si accidental loop ay merong two or more deltas. And also, ano pa karakteristik ni accidental? Meron siyang two or more patterns. At least two patterns. Except ano? Plain art. Then, bukod doon, kailangan once the imaginary line, ano yung imaginary line? Yung ginagamit natin para makakuha ng ridge count. Once the imaginary line pass, it does not touch. It does not touch the ridge. Okay? So next, ano yung next natin? The whorl. Next whorl natin is the central pocket. Ito nga ba yun? Except planar. Wala po kayo sulat sa planar. Ah, susulatan ko, ma'am. Ayaw nga, susulat natin doon. Planar. Lalagyan ko, ma'am. Kompletuhin natin yan. Ano po yan? Sa plane art. Sige po, pakailan na lang po.
Central Pocket. Central Pocket na ba tayo? Central Pocket. Mali ang aking lagay. At least two pattern except linga. Tama. Then, except two or more deltas. Tama. Combination of two patterns. Okay, nalagyan ko. Sorry. Sorry. Okay. Next is the central pocket. Patingin ka sa central pocket kanina. Okay. Central pocket loop. Central pocket loop whorl. Anong characteristic ng central pocket loop whorl? There are also two or more deltas. Deltas and ano pang characteristic ng central pocket loop? One or more. Okay, kailangan niya merong one or more recurving ridge. Recurving ridge. And also ano pa? And one complete circuiting ridge. Circuiting ridge. So ito yung tinutukoy ko kanina na meron or yung pagdumaan, dumaan yung imaginary line, so walang matatouch. So yun, central pocket. Ano po? So pag ang imaginary line, once the imaginary line pass, it does not touch any ridge. Any ridge. Then last, ano yung last? Double loop. The double loop. So si double loop ay merong characteristic na meron siyang two separate loop formation. Okay? Na kung saan yung isa, magkaiba sila ng direction. Ano po? Meron din siyang different direction. Then, meron din siyang two or more deltas. Pag sinabing double loop, ganito lang po yan, ha? Okay, ganyan. Loop nga siya, di ba? Dalawa. Magkabaligtad. Hindi lang magandang aking drawing, pero ganyan yon. Okay, kailangan magkabaligtad. Okay po, ma'am. Then, sa ano yung lalagyan natin? Yung plane art. Ano ba yung plane art? Kapag sinabi plane art, yung kanyang wave, okay, yung wave niya is slightly rest. Slightly. Slightly rise. Slightly rise. Okay, keyword na. Rise at the center. Oh. At the center. From Sir Hydro Center. Then, so, ang ating 11, kung sinasabi na meron siyang symbolizes W, so that is plain word. Ano po? Plain word. And, meron na ano pa? Hindi napalagay dito yung magta-touch. Number 12. This is a pattern consisting of two deltas and in which at least one ridge make turns through one complete circuiting ridge. If an imaginary line was drawn between the two deltas, must touch. Okay, kailangan daw nag-touch. So that is plain word. Plain word. Pag nag-touch, plain word. Number 13. This is a pattern consisting of two deltas with one or more recurving. Ano nang ginawa? Ano nangyari pag naglagay ng imaginary line? Does not touch. Should not touch. Okay, so that is central pocket loop. Bravo. Number 14. The bifurcation which does not remain open. So, ano yung itsura ng bifurcation? So, ganyan. Na, which does not remain open, but whose leg after a long side-by-side, then ay nag side by side,
or short distance come together, right? Come together to form a single ridge once more. Ibig sabihin, once more, ibig sabihin, simula nung una pa lang, meron na siyang, nagsama na siya nung una. Okay? So ngayon, magsasama siya ulit. So anong klaseng ridge yan? So